Ali. Ang ganda niya, hindi ba? Gaya rin siya ng iba. Tapos na ang pagdalaw namin ng anak mo, Serio. Tapos na agad? Dapat lang, Serio. Kanina pa nga siya dapat umalis. Enjoy si baby kasama ako. Alam ng baby ko sino ang dapat niyang mahalian, Serio. At ikaw ang kanyang ama. Naaalala mo pa ba ang napag-usapan natin bago ipanganak si Crucita? Huwag mo na akong subukang lukohin dahil alam kong hindi naman nagtagal ang kasal niyo. Sapat na ang panahon yun para makabuo kami ng mga plano. Hindi ba, Serio? Hindi ba sabi mo tatlong gusto mong maging anak? Pero mukhang hindi na mabubuo ang dalawa sa tatlong batang yon. Tama ba, my love? Totoo ngang nababaliw ka na. Sa tingin mo, kaya mong gumawa ng banyo? Oo, para hindi na ako pumunta sa ilog. Para hindi na mawala ng tubig sa bahay. Hindi lang ako ang gagamit nito, kundi pati mga kapitbahay ko. Hindi mo ako makukuha sa kwentong yan. Kahit na hindi mo aminin, alam ko na hinahanap mo. Hindi yun basta tubig lang. Alam mo, malayang bawat isa sa atin. Hindi mo ko pwedeng diktahan. Pabayaan nyo na ako maghukay ng balon nang magkatubig kami. Sinong niloko mo? Huwag mo na nga kasing itanggi, kayamanan ang hinuhukay mo. Pero tandaan mo, ipinagbabawal yan. Natalia, tama na yan. Maghintay ka na lang sa labas. Tama. Hayaan mo na matapos ang dalaw ng anak ko sa kanyang ama. Bakit ba kasi hindi mo sinabi sa aking darating siya, Serio? Isang tawag lang sa hotel at naiwasan sana natin ang ganito ka-awkward na sitwasyon. Oh well, alam ko namang may responsibilidad ka rin sa kanya. For your information, siyang humiling sa akin na makita ang anak niya. Tapos nagmamadali ka namang pumunta dito galing sa Valley Encantado. Alam ko na gusto mo siyang makita. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Wow, akala mo kung sino ka. Ako lang naman ang anak ng gobernador. Anak naman ako ng multimillionaire na si Gustavo Aldama. Please, tumigil na nga kayo. Sige, aalis ako. Pero babalik din ako mamaya, kaya sana wala na siya rito. Baka ma-infect ka niya. Baka magkasakit ka pa dahil lang sa babaeng ito. Bakit hindi mo sinasabing darating siya? Siguro sinasadya mo talaga pag-awain kaming dalawa, no? Ano ka ba, Marimar? Hindi ko lang naalalang nandito siya sa Mexico. Pasensya ka na sa akin. Hindi ko nasabi sa iyong darating din siya. Patawad. Ibigay mo na sa akin ang bata. Marimar. Tahan na. Ngayon na malinaw na nangyari sa atin noon. Gusto mo bang hiwalayan ko si Natalia? Kaya ka tumayo para palayasin kaming lahat dito. Nang sa ganun, masolo mo ang lahat ng kayamanan. Binabalaan kita. Huwag mo nang ituloyan. Kung hindi, mapapahamak ka. Teka, tinatakot na ba ako? Huwag mo nang pakialaman ang El Rialengo. Ayaw ba ninyong makaahon? Ipinanganak kaming mahirap. Masaya na kami sa pagiging ganito. Lola? Lola Edelmira? Nandito ako, Lupita. Nandito ako. Halika. Apo niyo ba siya? Tinawag niya akong Lola, hindi ba? Oo. Bulag nga siya. Pero hindi siya mahina. Hindi kagaya ng patay na batang ipinanganak mo. Kawawa naman siya. Dati na ba yan? Hindi. Nabulag ang mga mata niya dahil sa impeksyon na nakuha niya noon. Bakit ka ba lumabas ng bahay, Lupita? Hindi ba sabi ko huwag kang lalabas ng mag-isa? Nakakabagot po kasi sa bahay. Sino po yung babae? Yung bagong kapitbahay. Yung baliw ba yan? Natatakot po ako, Lola. Itago niyo. Huwag niyong lukuhin ang mga bata at sabihin sa kanilang isa akong baliw. Matatakot sa akin na lahat ng mga bata. Hindi mo pwedeng ikaila ang totoo. Halika na, Iha. Tayo na. Halika na. Iwanan na natin ang baliw na babaeng yan. Halika na. Tayo na. Hindi ako luka-luka, Lupita! Hindi ako luka-luka! Bakit naman? Samantalang gustong-gusto kanyang pakasalan. Bigyan mo na lang ako ng assurance na mapapatawad mo ako balang araw. Pwede ba? Malabo yung mangyari. Bakit parang nabawasan ka na ng tapang? Ang matapang na ako, yun ba ang gusto mo? Ganun pa rin ako. Kasing tindi ng galit ko ang pagmamahal ko sa iyo dati. Naalala mo pa ba ang nangyari sa probinsyang iyon nang dahil sa iyo? Alam mo bang ginamit mo ako dati? Para galitin ang papa mo at si Angelica? Bakit mo sinabi sa akin na mahal mo ako? Kahit na ang totoo, ginagamit mo lang ako. Natutunan ko mahalin ka at mahal pa rin kita. Pero galit na ako sa'yo. Hindi na kita mahal. Kaya ituring mo na akong kalaban. Akala ko nagbago ka na nga. Naiba ka na. Ngayon alam ko na hindi.
Hindi ka nagbago, Marimar. Ikaw pa rin pala ang babaeng taga-applya. Makinig ka sa akin. Tigilan mo na sa seryo, Santibanez. Hindi kay bagay. Hindi ko siya bibitawan. Kaya wag mo na akong kulitin, Isabel. Hindi niya rin yun ibibigay. Diyan ka nagkakamali, Isabel. Sigurado ako na ngayon ang balik niya sa Valley Encantado at sasabayan natin siya sa pag-uwi niya. Oh, ang tigas talaga ng ulo mo. Isa lang ang paraan para mawala na sa landas kong babaeng yan. Buburahin ko siya sa mundo. At nakahanda akong gawin yun, Isabel. Lagot siya. Bakit hindi ka nalang bumalik sa Valley Encantado? Mas gusto mo bang malayo ako sa'yo? Matutuwa ang papa mo pag umuwi ka na at di na may istorbo ang recovery ko. Galit ka lang sa'kin dahil inaway ko ang babaeng yun. Natalia, magkasundo na lang tayo. Hindi kita maintindihan. Tama ng pagpapanggap natin. Pinapalaya na kita. Sa tingin mo ba pakakawalan kita at hahayaang mapunta sa kanya ng basta? Hindi niya ako gustong makuha dahil mahal niya ako. Ginagawa niya yon para makaganti siya. Gaya ng ginawa niya kay Angelica. Wala akong paki sa kasalanan mo sa kanya. Kaya nga gusto ko na makipaghiwalay. Dahil gusto kong makita na masaya ka. Masyado rin komplikadong nakaraan ko. At marumi. Marumi? Oo, dahil pinakasalan ko noon si Marimar nang dahil sa kapritsyo lang. Niwala siyang kamalay-malay at wala na rin siyang kasama. Mag-isa na lang siya. Hindi ko pa siya minahal. Pero yun ang akala ko dati. At ngayon, ano na? Pinagsisisihan ko na lahat ng mga ginawa ko sa kanya noon. Nasaktan siya dahil sa akin. Dapat nang mawala ng tuluyan ang babaeng yun. Yun lang ang sagot sa problema ko. O sige. Uuwi ako kung yan ang gusto mo. Pero sana mag-isip ka ng mabuti. Huwag yung biglaan. Tapos, saka tayo mag-usap ulit. Mahal ko. I'll see you soon. Hindi na niya makikita ang anak namin. Kailangan niya muna akong kaladkalin kung gusto niya talaga makita ang anak niya. Bakit ka ba nagkakaganyan? Alam kong sinadya ni Sero na ipahiya ako, Tia. Alam ko kahit hindi niya aminin. Ipinakita niya sa akin na masayang-masaya siya sa girlfriend niya. Na kontento silang dalawa. Pero pag alis ng babae, sinabi niya sa akin na kahanda siyang hiwalay ng girlfriend niya. Baka namang seryoso si Senyor Sero. Baka mali ka ng akala, iha. hindi sinserong sinabi niya sa akin, Corazon. Alam na alam ko, nagkukunwari lang siya. Alam niyo bang sinabi niya? Na wala raw akong binagbago? Na ako pa rin ang dating Marimar. Ang tanga. At walang pinag-aralang babae. Tama siya. Hindi pa rin nga ako nag-iiba. Dahil kinararangal ko kung sino man ako dati. Humanda siya. Kukulatin ko siya. Kailangan ko na umalis, Tia. Teka, maalis ka na ganyan ka? Huwag na, Iha. Huwag ka na umalis. Mahirap na. Baka mapano ka pa. Samahan mo na lang kami. Bubuti na ang lagay ko pagdating ko doon. Paalam. Operahan na ang anak ni Santibanez. Kumusta na raw ang baby? Ayos na, pero kakailanganin pa rin nila ng pera. Ako ang bahala. Pero hindi na to parte ng pagganti ko sa kanila. Para sa baby to. Malinis ang intensyon ko ngayon. Hindi mo na mapapakasalan ng papa ko at hindi mo na rin maaagaw sa akin ang fiancé ko dahil papatayin kita! Anong naiisip mo? Pwede mo ba akong samahan, Brenda? Saan naman? Pupunta tayo sa gobernador. Oo. Oh. Oo, akin nga ito. Akin itong baril. Gamit ang nakatago mong revolver, ang iyong anak, sinubukan akong patayin.